Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Linggo, 28 ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista kaya't itinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Pupurihin kita, Poon, ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain niyang mga nagdarahop, aawit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita, Poon, ngayong kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mangangayupapang lahat ang palalot mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Pupurihin kita, Poon, ngayong kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod, ay mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang, paganito'y ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita, Poon, ngayong kami natitipon. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan. At matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay gate sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya. Sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Sa Poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang malwalhati. Aleluya, aleluya.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.